Bookkeeping. Walang ospital, este, walang eskwelahan ng accounting sa buong Pilipinas ang nagtuturo ng tax bookkeeping. Ayon ho sa definisyon ng matatalinong tao, ito ho yung pinakasimpleng definition ng tax bookkeeping. Ayan ho, nasa harapan ninyo. At hayaan nyong i-explain ko sa inyo ng medyo mayroong kalaliman or kababawan. Ayusin ko lang ho yung ating whiteboard para makita nyo ng lubusan yung ating explanation dito. Ito yung explanation. Ang tax bookkeeping ho ay nagsisimula sa document. So kung makikita ho nyo rito, meron tayong document. Letter D. Ito ho, books. At ito, return. So pag nakompleto ho nyo yung cycle na yan, tapos na ho ang tax bookkeeping. Nakasentro po ang tax bookkeeping sa pagko-comply sa batas. Tayo po ay nabubuhay dahil mayroong batas. Kung walang batas, para tayong mga hayop na nagkakainan sa isa't isa. O tayo yung kinakain ng mga hayop. Now, yung mga hayop, yung mga taga-BIR, pagkatapos nung mag-file ng return, ang trabaho nila mag-audit. So, ang audit nila ay mga ganito. Okay, ina-explain ko lang. So, ang process natin is going forward, papunta rito, at number 2, papunta dito, tax bookkeeping. Ini-invite ko po kayong lahat na umaten sa aking tax bookkeeping na mag-i-start po sa February. February na po. So, ini-invite ko kayo sa February. At bago matapos ang February, tapos na rin ho natin ang tax bookkeeping nyo para meron ho kayong time na i-correct yung libro ninyo. Okay lang na maraming mistakes ang libro dahil nalagyan yun eh. Allowed naman ho sa batas na i-correct yan. Huwag ninyong ipa-correct sa BIR official kasi deficiency tax ang kalalabasan yan. At pag hindi nyo nabayaran yung deficiency tax through letter of authority, magkakaroon ho kayo ng malaking problem. Surcharge, interest penalty, and of course, criminal prosecution or persecution ang gagawin sa inyo. Ang joining fee po natin is 1,000 pesos lang kasi gusto ko kayong matutong lahat. Kaya 1,000 pesos lang at pakicontact nyo lang po si Gia. Okay? Si Gia ho ang maghahawak lahat ng documentation para ho sa registration at malumanay o mahusay na pagtatransfer ng technology ng tax bookkeeping sa mga matatalinong bookkeepers, accountants, CPAs at sa mga nag-uumpisa pa hong gustong maging tax specialista mula kay maestro. Ayan yung tax specialista ko. Tawagan nyo lang po itong number na to or i-text 0917-307-1316. Pag nabayaran nyo na po si Gia o ako, may issue ang kayo ng BIR registered receipt at bibigyan ho kayo ng tax code. Kasi importante ho na meron kayong tax code at itong tax code ko ay gawa noong 2019. Ngayon, kung maaayos ko ho yan, ma-update ko ho, kayong mga nagsi-attend, bibigyan ko kayo ng libreng updated na tax code pero hanggang wala pa ho tayong tax code, ito po yung gagamitin natin. Yung laman ng tax code is i-explain ko sa inyo, lalagyan natin lahat ng entry. Kaya doon kayo magsusulat sa tax code, okay? Para hindi kayo nalilito. Pag meron kayong problem, tingnan nyo yung tax code, yung makikita nyo yung tax accounting entries. Ngayon, ang kabuuan ho ng pag-aaralan natin, yung nakikita nyo sa background, preventable deficiency. Eh, libro ko ho yan at naghahanap po ako ng mga franchisee para ho sa librong yan. Dagdag kaalaman lang ho. At ang pag-aaralan ho natin sa bookkeeping ay parang tic-tac-toe. Ayan.
So dito ho, mapapansin ninyo sa hanay ho, sa first column, may VAT account, may VAT bookkeeping. Ayan. May withholding tax bookkeeping at may income tax bookkeeping. Pag-aaralan natin, bibigyan ko kayo ng sample mamaya. At lahat ho niyan, yung bookkeeping na binabanggit ko sa inyo diyan, may corresponding ho yung documentation. So meron tinatawag na documentation bookkeeping para ho sa VAT. May documentation bookkeeping para ho sa withholding tax. At may documentation bookkeeping para ho sa income tax. Maaring sinasabi nyo, sir, eh isa lang ang taxation, hindi ho totoo. Napakarami hong taxation at napakaraming taxes. At bawat taxes may kanya-kanyang governing rules. Maaring matatawag natin silang brothers and sisters, pero magkakaiba ho sila individual. O katulad ko, may mga kapatid ako, eh kahit kapatid ko yan, individual pa rin kami. Okay, may kanya-kanya kaming rules sa bawat bahay namin at hindi nag-o-overlap yung mga rules namin. Ganon din ho sa taxation. May kanya-kanyang rule ang VAT, ang withholding tax at income tax para sa kanilang documentation. Now, yung susunod is bookkeeping. Ayan, mapapansin nyo, kailangan, ang bookkeeping ho kasi is interpretation of the documentation. Ayan, mas maliwanag yan. So, ang bookkeeping is interpretation ng nagsusulat tungkol sa value-added tax, proper application of the law. Bookkeeping, yung books of accounts, interpretation ng withholding tax, books of accounts, interpretation ng income tax. Okay. So, after ma-interpret yan, siyempre, yung VAT may sariling 2550Q. Diba? Ito naman, eh, meron sariling 1601EQ. Diba? Ito naman, 1702. Eh, kung pare-pareha sila, eh, hindi na sana tinawag na income tax yan. At hindi na tinawag na withholding tax. Ibig sabihin, magkaiba. Diba? yung sinasabi ng mga CPAs na pare-parehas lang entry niyan, hindi ho totoo. Hindi totoo ho yun. Kung pupunta ho kayo sa tax accounting, iba entry sa VAT, iba entry sa withholding tax, at iba entry sa income tax because iba-iba ho yung pinupuntahan nilang destination. Ito ang destination niya, may sariling tax return yan. Yung withholding tax, iba destination niya. Yung income tax, iba rin ang destination niya. So all in all, para tayong nagtitik-tak to. Ganun lang naman ho yan eh. Okay? So, yan ho'y tuturo natin. Pipilitin nating matapos para yung gagawin yung mga tax return, mai-amend nyo. Ha, para pag na-amend nyo, wala ho makikitang deficiency tax ang mga BIR official. So, bawat topic ko ang babayaran nyo sa akin bukod sa joining fee is 500 pesos. Napakababang investment ha, na hindi nyo makikita yung matututunan nyo sa mga ospital, este sa eskwelahan. Okay? Hindi nyo makikita yan sa internet. Exclusive lang ho yan sa Pilipinas. Wala ho sa internet yan. Wala ho yan sa Microsoft. Wala ho yan sa Google. Okay? So, tutulungan ko kayo na maintindihan ang tax bookkeeping na ang gamit ho natin. Again, is yung pong ibibigay ko sa inyong tax code. Ayan. Now, pagkatapos ho natin, ang sample na sabi ko, bibigyan ko kayo ng sample. So, ito ho yung sample. For example, o ano entrada sa representation and entertainment. Diba? Tapos, yung representation and entertainment, pagdating dito sa BIR form, ang sabi, entertainment, amusement, and recreation. So, magkaiba. Sinasabi ng rule is representation and entertainment. Ayan, oh. Yung rule nila, representation and entertainment, ayan, nakasulat naman dito, eh, kung anong ginamit na rule nila, oh. Ayan, oh. Pero pagdating dito, tax return, entertainment, amusement, and recreation. Ano ho yung gagamitin natin? Yung nasa rule o yung nasa form? Kasi sasabihin ko na sa inyo, accounting entry yan. Accounting entry. Okay, for example, ang inaentrada dito ng mga accountant is debit. Yan, sulat natin para maintindihan natin. Debit. Representation and entertainment. Ganyan ang entrada. 100 pesos. For example, debit, but input, 12 pesos. Credit, cash, 112 pesos.
Ang tanong eh, yan ba ay entry? At yan bang entry na yan ay tumatama sa requirement ng tax code? Oh. May tatlong klase ng entry, VAT accounting, VAT withholding tax accounting, at sa income tax accounting. Anong klaseng entry yan? Para saan na? Para kaninong entry yan? Sa VAT accounting ba yan? So withholding tax accounting? Or sa income tax accounting? Hindi malinaw eh. So ituturo ko sa inyo lahat yan using yung sinasabi ko sa inyong tic-tac-to bookkeeping. Ayan, tic-tac-to bookkeeping. So, yan po yung malalaman nyo sa akin at huwag nyo hong kalimutan na nag-a-accept po ako ng franchisee para sa audit protection services from LOA to SDT. Ang franchise fee ko po dyan ay 50,000 pesos. Okay, ayaw magsulat. O, ito na lang, 50, mukhang wala na hong 50,000 pesos plus VAT plus WE. Okay. So, ano magiging benefits nyo? Eh, hindi nyo nababayaran yung professional fee ko. Pag kayo nagkaroon ng letter of authority hanggang subpoena Duces te. Kung bakit? Eh, nasa inyo na yung documentation eh. Coaching na lang ako sa inyo eh. Diba? Pero, eh, kailangan ninyong maging totoong franchisee. Diba? So, iniimbitahan ko kayo na maging umaten, mag-join na ho kayo. Mag-join na kayo kasi mag-i-start na ho tayo sa February. Ito po yung taong kukontakin ninyo, si Gia. So mga ka-taxpayer kong minamahal, magkita-kita tayo, tuturuan ko kayo ng tax bookkeeping. At ang tax bookkeeping po, sabi ng batas, ay hindi po financial bookkeeping, ay hindi po managerial bookkeeping. Ang nagsasalita po ay Supreme Court na natin. Hindi po galing sa akin. Supreme Court, sabi, ang tax bookkeeping ay magpe-prevail over and above financial accounting na ginagamit ng mga CPAs, managerial accounting na ginagamit ng mga management personnel. So with that mga ka-taxpayer kong mahal, masayang buhay para sa iyo at sa pamilya mo. Peace and happiness be with you for life. See you later.